Malalaking lubak-lubak sa kahabaan ng Payatas Road papuntang Montalban, Rizal. Araw-araw na kalbaryo para sa mga motorista. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Kung guminhawa na ang EDSA matapos ang mga isinagawang emergency road repair, malalalim na lubak na halos hindi madaanan ng mga sasakyan ang bumubulaga sa mga motorista sa kalsadang ito sa Quezon City. Taliwat kanan ang iwas ng mga sasakyan, motor at mga naglalakiang truck sa malalaking lubak na ito sa kahabaan ng Payatas Road papunta Montalban, Rizal. Himutok ng mga motorista sa araw-araw. Masakit sa ulo. Dapat maayos na yan. Ang tagal na yan eh. Paulit-ulit lang, gagawin. Tatapa lang, tapos yun na naman. Malakas sa maintenance. Halos linggo-linggo, pupunta kami sa gawaan dahil nagpapa-welding. Ay, grabe. Pagod ka lang sa iwas-iwas. Sobrang bugbog. Hindi lang mabigat ang daloy ng trapiko, nagiging dahilan din ng aksidente ang malalaking sira sa kalsada. Ayon naman sa DPWH, maliban sa mga isinasagawang patching, humiling na sila ng budget para maayos ang kalsada. Pero blocking po siya, sir, nung mismo mga road talaga po na yan, sir. Para talagang totally ma-eliminate po natin yung mga lubak po. So, aantayin na lang po yung final hearing dun sa budget po talaga. Most likely, sir, next year po. Di ba, once po na na-receive na namin ang budget, If bidding po namin siya, then after po ng bidding, for implementation na po siya. Panawagan naman ng mga motorista sa pamahalaan. Ay, dapat naman ayusin naman eh. Kompleto naman kaming bayad sa taxi. May yung permanent, hindi yung paulit-ulit. Dapat ipaayos nila yan eh. Kasi nawawa naman. Mga spare parts sa mga sasakyan. Oo, mahal na rin yun. Masisira lang sa kalsadang pangit. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.